Sa video na ito ay muli nating babalikan ang tinaguriang Batanes ng Silangan. Ito ang Dinggalan Aurora. At sa ating paglalakbay ay madadaanan natin ang Laur, Bato Ferry Bridge, at Calabasa River na parehong napapaligiran ng magagandang kabundukan ng Sierra Madre. Muli rin natin sisilipin ang dahilan kung bakit dinarayo ang Dinggalan. Ito ay ang Pacific View Deck. Bago na pala yung daan dito, pwede nang makaakyat yung mga sasakyan. Oo nga, no? At pupuntahan na din natin ang dulong bahagi na ginagawang daan na magdurugtong sa Dinggalan at San Luis Aurora. Doon tayo galing, guys. So, yun! Halos magka-level lang saka ito. At mararating din natin ang natatagong ganda ng Dika River. Ganda pala dito, guys. Oh, may ilog. Wow! Malinis yung ilog. Wow! Kaya tara, muli natin silayan ang ganda ng Dinggalan Aurora. Yeah. Ito na. So, pwede nang umabot hanggang dulo. Ang ganda. Tara, let's go. Woohoo! Liwanag na. Nabutan na tayo ng liwanag. Guys, ngayong araw, sa mga naghahanap dito sa ating CB500X, eto na po siya. Gamit na natin ngayon at ngayong araw, ilo-long ride natin. Ito yung pinaka-first long ride na gagawin natin dito sa ating CB500X. So, first time ko siyang gagamitin. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo may mali-mali tayong cambio kasi ngayon na lang ulit tayo nakakagamit nitong dikambyo kasi puro tayo automatic. At ayan, umaga na, inabutan na tayo ng umaga at ang biyahe natin is pupunta tayo ng Dinggalan Aurora. Mabiyahe muna ako dito mula dito sa Pembo, Makati o Tagig. Woohoo! First time! Nakakapanibago. Ang taas ko dito. Tangkad. Ang tangkad ko na, tumangkad pa ako lahat. Kaya hindi ko pa rin nagagamit tong CCB ng long ride is wala pa tayong charger. So ngayon ang ginawa ko, tatlong power bank yung dala ko para lang magamit natin to para makapag-charge tayo ng mga GoPro natin, battery ng GoPro, battery ng cellphone. So yun muna yung alternative natin. Kasi papalagyan ko pa to ng charger. Pagas muna tayo dito sa Caltex. Good morning po. Premium po. Premium, kuya. Mahal pa lang gas ngayon. Premium, 69.80. So ito pala, guys, yung langis na gamit natin. Oh. Ayun, oh. Habulin. Ride strong with Caltex Habulin Motorcycle Oil. Let's go. Para tuloy-tuloy na tayo. Full tank na. So ang gamit na langis natin ngayon is yung fully synthetic ng Havolin. Kasi subok ko na yon sa aking ADB. At ang gandang smooth, tahimik, hindi madali mag-init. Tsaka para masulit mo yung performance ng makina ng motor mo. Kaya hindi tayo mag-expressway ngayon. Magbabayan-bayan tayo kasi mas ganda din eh. Halos mas mapapalayo pa nga tayo pag nag-expressway tayo. Kasi lalabas tayo ng kabanatuan. Parang ang layo eh. Kaya magbabayan-bayan na tayo. Kahit na ayan, marami ng tao. Dahil anong orsa ba? Mag-alas 7 na ata. Let's go! Aurora!
yung lintaan dito, ha, inayos na. Dalawang oras at kalahati pa tayo. Dito na tayo kakanan sa Fuel Star. Mas malapit to para hindi na tayo dumaan ng bayan ng Kabanatuan. Tingnan natin kung ano itsura na yung daan dito. Ah, ginagawa pa rin. Ganun pa rin. Maalikabok pa rin. Konti na nito pero hindi pa rin matapos-tapos to. Pwede pala doon. Pwede pala doon sa taas. Ah, dito kami. Pwede pala sa taas eh. Lakas ng hangin. Dito, kakanan na tayo dito para Laur. Dadaan tayo sa Laur. Sarap pala gamitin itong CB. Grabe, hindi ko ramdam yung mga lubak. Para akong dinuduyan. Pero pag nagko-cornering, ang lambot. Lumulubog. Sobrahan naman ang lambot. Pero talagang kung pang-adventure, pang-adventure. Pero yung upuan niya nakakangawit. Nangangawit yung pisngin ng puwet ko. And then pagdating naman sa power, yung power niya hindi nakakagulat. Sakto lang para sa mga beginner, para sa mga nagsisimula sa mga dicambio or higher CC. Medyo matagal nga mag 100 eh. Barangay Military Palayan City. Palayan City, city pa lang Palayan. Dito na tayo sa crossing. Ito pag dinaretso natin, yan yung Laur. Itong kaliwa papuntang Kabanatuan City. Itong kanan, hindi ko sigurado. Alam nyo guys, ang first long ride sana nito na pinaplano ko is biyaheng Bicol. Kaya lang hindi tayo nagkaroon ng chance dahil may bagyo. May bagyong parating. Tapos medyo maulan bandang Visayas at saka Mindanao. So pati hanggang Bicol is parang masama ang panahon. Kaya dito na lang muna tayo. Kasi gusto kong balikan tong Dingalan Aurora. Napakaganda dito eh. Hindi nakakasawang balik-balikan. Hataw-hataw pa tayo, ha? Ba't ngayon lang ata umangat yan? Ah, hindi, oo. Ito, pag di ko na to guys, huwag kayong hahataw dito. Yan, diretso yan, ako. Muntik na ako dyan nung nag-endurance kami. Eto na, ganda ng bundok, oh. Yan, ito ang kabundukan ng Laur. Ganda. Ganda, oh. Parang may konting maliliit na chocolate hills. Lalo na sa kabila. Ganda. Sarap umakyat dyan. Wala banda ang paakyat dyan. Wala ata. Pero ang ganda. Para siyang maliit na chocolate hills. Lagi ko yung tinitingnan pag pumupunta ako dito kung mayroon ng daan eh. Parang ang sarap pakitin. Ito yung magandang spot pa dito guys. Yan o. Oh. Oh, diba? Wow, napakaganda. Yan, diba? Napakaganda o. Oh. Yan yung kabundukan ng Laur. Ganda nitong part na to. Pero mamaya makikita pa rin natin yan. Pagbaba natin. Yan yung makikita natin.
tayo na dito tayo sa kabilang part, sa likod. Then mamaya, doon naman tayo sa kabila, sa harapan. Solid spot. Yan, dyan kami nag-checkpoint pag may mga endurance. Kinabit ko nga pala yung aking 360. Ayun o, oh, ganda o, oh. Kitang-kita mo yung baba o, oh. Yung kapatagan. Pero ngayon, medyo brown na yung kulay. Pag bagong tanim yung pala, yan, ganda. Uy, madulas yan. Yung mga buhangin o. Ang ganda ng kapatagan. Medyo nagbabrown-brown. Ayun o, oh. Kitang-kita natin yung ganda ng bundok. Gabaldon, kanan. Palayan City, kaliwa. Dito tayo, kanan. Nakakamiss yung mga kabundukan na to, ah. Tsaka yung magandang daan dito sa Gabaldon. Well, lakas ang hangin ngayon. Lakas, oh. Ang lakas. Sana makapagpalipad tayo ng drone mamaya. So eto na guys, eto na yung bridge na sikat din, na laging pinagpipicturan ng mga pumupunta rito. Kasi pagtatawid ka dito sa bridge na to, yan, kitang kita mo yung napakataas sa bundok ng Sierra Madre. Yan, konti ang tubig ngayon. Oo nga no, kukunti ang tubig. Yan, maraming humihinto dito. Pag Sabado Linggo, halos mapuno to kasi pipicture. Kasi napakaganda naman no, tingnan nyo naman. At ngayon may mga cottages na pala, oh. Kasi dahil konti yung tubig ngayon, mababaw. So nakakapaglagay sila ng cottage. Tapos ayan, pwede kang magtampi-tampisaw dyan, maligo dyan sa ilog. Ayan. Oh ano, dumami na. Can we stay for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. Ganda ng kulay ng tubig, oh, yung stagnant. Kulay green. Green na blue. Pero stagnant siya. Maligayang pagdating. So ito na yung Gabaldon. Doon, ayan na yung agila. Tapos na yung agila, oh. Ah, tapos na siya. Palipad na siya. Para dati nakaupo to. Ngayon, nakabukan na yung pakpak eh. Parang palipad na, oh. Dapat may picture to. First time, eh. Aray. Yeah. Asa na ba yung neutral? Hindi ko mahanap yung neutral. Thank you, bro. Ingat! So, dito na tayo ulit, guys, sa Gabaldon. At, ayan, oh. Napakaganda pa rin ng kabundukan. At, ang daming pangalan na ng Gabaldon dito. Tatlo na. Dati, ito pa lang. Tapos, ito, parang, yan, meron na pala yan. Ito, bago to, eh. Ang hirap pag big bike. Hindi basta-basta nakaka-parking. Dapat maayos yung park mo. Ito yung sinasabi din ni motor. Kaya mas gusto rin daw niya ng scooter. Let's go. Welcome back to Gabaldon. Tara, let's go.
Pero hindi nakakasawang bumalik-balik dito kahit ilang beses ka nang pumunta dito eh. Ang sarap pa rin balik-balik ha. At lalo na yung pupunta natin, Dinggalan. Tara, tuloy na tayo ng Dinggalan. Ayan na, nakikita ko na naman ito. Napakagandang bundok dito sa kanan natin. Dito natin yung makikita sa street na to. Ayun oh, grabe, ganda oh. Ganda. Eto na oh. Hindi nakakasawang pagmasdan. Hindi nakakasawang bumalik at dumaan dito. Ito yung binabalik-balikan dito guys. Kalabasa. Ano daw yun? Kalabasa something. Ayun oh. Yun oh. Oh. Woo, panalo. Grabe, hindi nakakasawang bumalik-balik dito. Dahil dito sa napakagandang view na to. Daanan nga muna natin saglit. Ah, yun. Ang kalabasa. Ano to? Kalabasa something. Ito dito. Itong may kalabasa na to. Kalabasa Riverside. Ayan. Kalabasa Riverside entrance fee. May entrance fee. Ayun. Ganda. Panalo, men. Ang ganda. San tayo? May truck. Yeah, mabato. Kalabasa. Ganda dito, guys. Gandang spot, oh. Kapag nagpicture ka dito, ayan yung background mo. Ayos. Ganda dito, kuya. Ganda dito, ano po? Ay, pwede maligo po doon. Ah, ito, may daan pa dito. Ay, wala na. Ba't ako pumasok dito? Ganda. Yeah, ba't ako pumasok dito? Ito mahirap pag ganito kabigat yung motor. Hindi mo rin basta-basta pwedeng atras. Yeah. Ganda, pwede nang bumaba dito. Dati hindi pwedeng bumaba dito kasi malakas yung tubig. Mataas yung tubig. Ah, oops. Yeah. May mga kubo-kubo. Which is pwede mo rentahan yung mga kubo-kubo. Kaya wow. Grabe, solid. Tingnan natin yung tubig. Up, padulas. Pwede ka pa mag river crossing dito. Bababaw lang yung tubig. Tingnan natin. Ah, malinaw yung tubig nga. Ang linaw ng tubig guys, oh. Tapos running water pa. Sarap maligo dito. Tapos yan yung kapaligiran mo. Napakaganda mga kabundukan. Woo! Tell me mother, did you miss me when I broke free? When I grabbed a bus to anywhere just to be
Napaka-solid dito sa lugar na to. Solid na naman. Sarap tumambay dito, kaya lang sobrang init ngayon. Ang oras sa atin is 12:15. Sobrang init. Hindi ko kayang tagalan yung init. So maganda dito umaga or hapon. Pero solid. Para diretso na tayo. Ito isa pa itong magandang pasyalan dito guys. Itong river dito. Dinadayo to. Punong-puno ng tao to pag Sabado Linggo. So mas banayad yung tubig. Ang daming cottage oh. Sarap balikan. Naalala ko nung naligo kami dito. Lakas ng agos. Diretso tayo. Hindi na tayo hihinto. Tuloy-tuloy na tayo. Ganda pa rin ang kabundukan. Ganda. Naaalala ko lagi itong daan na to. Nakakamiss. Parang ang dami ng mga bahay dito. Oo nga no, kanya-kanyang tayuan oh. Dito na tayo ngayon sa Dinggalan. Welcome to Dinggalan. Sa bakas nakarating din to ating CBX. Sige po. Yan, kuya. Pabuo naman. Thank you. Sige, sige po. 25 seconds, kamay kamera. Wala naglag ako. Yun o. Human drone ba yan, kuya? Yes, sir. Uy, grabe, umikot pa. Yun o. Thank you. Galing ah. Parang drone yan ah. Shoutout kay kuya, maraming salamat. Napakatindi ng drone shot niya. Hindi na tayo magdo-drone dito kasi meron na. Thank you po. Welcome back to Dinggalan. Nakarating din itong ating CB500X dito sa Dinggalan. At muli, babalikan natin yung Pacific View Deck. Tapos diretso tayo, didiretsoin natin. Titingnan natin kung hanggang saan na yung natapos na daan. Welcome guys sa Dinggalan. Alam kong marami na sa inyong nakarating dito at lagi kayong pumupunta dito. So sa mga bago pa at first time makakanood ng Dinggalan Rides, welcome po sa Dinggalan. Bungad pa lang to guys. Malayo pa, aakyat pa tayo dun sa taas, sa view deck. Ganda ng dagat, ang linis oh. Maasol na maberde-berde. Hanap muna tayo makakainan guys bago tayo dumiretso dun sa Feather Port. Kasi sa Feather Port dun tayo kukuha ng permit. Magbabay tayo ng 60 pesos. Saan ba may kakainan dito? Hindi na tayo kumain para hindi na tayo lumayo. Puro isda. Ayun, sabi na, Alna Rice. Haha, Alna Rice tayo. Alright guys, so kakain muna tayo dito sa House of Topsy. Ayan, dito yan sa Pinangang Crossing, tapos sa may Petron. Kasi dito na tayo pupunta para pumunta dun sa Feather Fort. Sa Feather Fort, dun tayo kukuha ng permit. Dito tayo, para mainit yung pagkain. Bagong luto. Alauna ng tanghali. Busog. Sarap yung luto nila. Tsaka yung mga shake. Ganda ng panahon ngayon, no? Sobrang init.
Then guys, make sure pala pag pupunta kayo dito, magbayad kayo ng environmental fee. 60 pesos lang naman, kaya hindi naman ganun kasakit sa bulsa. Unlike doon sa mga ibang napupuntahan ko na sobrang laki maningil, may mga additional fees pa. Mas more than 100 pa yung sinisingil. Dito 60 pesos lang. Kalmado ang dagat ah. Kahit may bagyo ah. Ayan, dito na tayo sa Feather Fort. So dito na tayo magbabayad ng pinakang entrance fee or environmental fee. And then dito rin guys sila pumupunta pag pupunta dun sa mga island tour o island hopping. Dito na. Japan Official Development Assistant. Bakit Japan? Gandang hapon po. Magkano pong babayaran sir? 50 pesos na dati 60. Name ng guest dito po sa yan. So ang babayaran is 50 pesos. So mas bumaba, dati 60 pesos yung binayaran natin dito. Aha, sige po. Thank you. Laki ng pinagbago, mayroon na neto. O dati wala pa yan. Diyan kami sumasakay ng bangka. Ngayon parang dito na lang. So malakas pala ngayon. Malakas na pala yan yung ganyan. Kasi amihan na. So dito po nagbabayad ng environmental fee. So ngayon 50 pesos na lang. Tara, let's go. Akyat tayo. Ganda ng tubig oh. So pagbaguhan kayo dito guys, madali lang naman hanapin. Ang mangyayari, pagdating dito sa dulo nito, kaliwa na kayo. And then after nyan, sa kanto is kanan, tapos tuloy-tuloy na yun, dire-diretso na yun. May nakasulat naman na ata eh. Ayun, Gruto. Ayan. So dire-diretso na to. Tingnan natin kung ano nang nagbago dito. Parang mas lumawak na tong daan na to ah. Tsaka yung semento, maganda na yung semento. Ayan. Konti, oh, wala na halos tubig oh. Wala na halos tubig ngayon. Tuyot na. Ito, puro paahon na to. Ito ang kagandahan sa dikambyo. Kung kailangan mo ng power pag mga ganitong paahon, madali lang. Bawas ka lang o lagay mo lang sa low gear para makaahon na maayos. Napakalaking advantage. Sarap gamitin itong CB. Hindi nakakangawit, hindi nakakapagod. Ang taas oh, tarik. Matarik to, ito yung pinakang matarik. Yan, matarik pa, upahan pa. Kayang-kaya, segunda. Uy, may ganito na dito. Welcome to River Punta de Vesta. Oh, ganda ng dagat. Grabe. Ganda ng dagat. Ayan na. Ooh, tanaw ko dito yung lighthouse. Ayan, papunta pa lang kayo guys, matatanaw nyo na yung lighthouse dito. Pero, hindi nyo malalapitan, hindi nyo mapupuntahan yun mula dito. Kaya kailangan nyong magbangka. At dun sa Feather Fort, dun kayo makakasakay ng bangka para puntahan yan. At saka yung cave. At ito, ang isa sa napakagandang spot. Pagpapunta kayo, ayan yung bubungad sa inyo. Ayun! So dito sa spot na to, ito na kaagad yung bubungad sa inyo. Ang ganda. Tahimik yung dagat. Ayun yung lighthouse. Tara. Diretso pa tayo. Buti na lang bumusina ako. Babangking sana ako eh.
Ito guys, isa pa to sa napakagandang spot. Ayan oh. Tapos dito sa taas, ayan na po yung Guruto. Hinto muna tayo dito. Ayan. Huwag kang babagsak. Pababa naman ang bagsak nito. Hindi pa taas. Ayun oh. Ah, malakas. Malakas nga. Ah, banda rito malakas. Pero dito, tahimik kasi cover. Pero may mga bangka. Ah, nagtutur po yun. Hindi po sir, pauwi po ng dumana ito. O kaya, tuturin. Tapos, yan guys, dito, pag gusto nyo akitin yung lighthouse, dyan kayo pupunta. Kailangan nyo sumakay ng bangka. Ah, ito pwede kasi tahimik yung dagat. Yung hangin. Ayun oh. Kala ko hindi babalik yung drone ko. Lakas ng hangin guys oh. Strong wind sabi. Tapos kanina yung battery daw niya is overcurrent. So ibig sabihin masyadong parasado yung propeller natin o yung motor. Yung motor ng drone natin. Lakas ng hangin. Papabalikin ko na. Ayun na siya. Sumasayaw-sayaw. Small battery ball, kahit maliit oh. Kala ko mawawala yung drone ko. Ayan, shoutout kila ate, kila kuya taga Nueva Ecija. Andito po sa Dingalan Aurora. Ang cute ng mga baby oh. Ang cute. Andito sila sa Dingalan Aurora, namamasyal. Malakas ang hangin, ang hirap magpalipad ng drone. Tinatanga yung drone ko, tapos yung battery, nag-error. Tapos ito yung Guruto guys, pwede kayong umakit dyan. Nasa 100 step lang naman yan. Hindi na tayo aakit. Didiretso na tayo doon sa Pacific View Deck. Sabi ni Kuya kanina, yung motor daw pwede nang makapasok hanggang doon sa may bungad ng view deck. So ito po yung daan papunta doon para doon sa mga hindi pa nakakarating dito. Diretso lang po kayo, lagpasan nyo lang yung Guruto. Yung daan dito may pagkahawig sa Maliko. Ito nga lang is yung gilid is dagat. Yung sa Maliko bundok eh. Bundok. Parehas bundok. Ayun, nakikita ko na yung Pacific View Deck. Uy! Ganda ng dagat. Hindi lang ganun kalakas yung hangin. Pag drone shot pa sana tayo dito. Ito na po yung Pacific View Deck. Ah, may signage na siya. Dati ano lang to eh, tabla tapos pintura. Ngayon may ganyan-ganyan na siya oh. Pacific View Deck. Tingnan natin kung pwedeng bumaba. Ah, yung bungad dyan.
Ah, hanggang doon pa rin po. Ah. May parking po, yung sa dulo na po. Hanggang dulo na? Dala po dito. Luma po yan. May bago na po ngayon. Ah, sa gilid na? 4 minutes lang ang lakad. Kaya na po ito? Oo, oh, kaya po yan. Ah, sige. Thank you. Ngayon, may bago na palang daan. Tingnan natin. Bago na palang daan dito. Pwede nang makaakyat yung mga sasakyan. Oo nga, no? May tricycle na, oh. Siguro sedan pwede rin dito. Nandito ako gigilin sa kabila. Yeah. Yan. Tingnan natin. Oops. Itong hirap pag mabigat yung motor. Huy, huy, huy. Ah, sana. Dati hanggang dito lang, ngayon ayun. O nga no. Sementado na. Ah, nandito na nga sa baba. Hindi ka na maglalakad. Parang malambot yung gulungkot. Parang dumudulas. Ayun, kita ko na rin dito guys yung daan. Yung ginagawang daan. Ayun. Hindi ko maturo. Pero pupuntahan natin yun guys. At least sinesemento na nila at inaayos na nila. Very good. Hirap naman i-balance pag mabigat. Di pa tayo sanay. Sanay tayo sa ADB lang. Tsaka automatic. So pwede nang umabot hanggang dulo. Okay ito. Maganda yung ginawa nila. Uy. Wow. Hanggang dito pala pwede na. Parking fee 20 pesos ang parking fee. So may babayaran parking. Hanggang dito na lang. May? Wala po, ako lang. Pwede nyo po akong samahan. Kanina nagbabayad ng parking? Doon na lang po sa taas, sir. Sa view deck na lang? Ah, sige. Whoop. Iniwan natin doon yung ating motor, pati na yung helmet ko. Kasi hindi ko na itatry na iakyat pa. Baka mahirapan tayong magpaliko. Hindi kaya naman mahirapan tayo paakyat. Matumba pa tayo. Tingnan natin kung anong tsura nung daan. Hanggang dito pwede nang umakyat yung mga scooter. Pwede, kaya. Kaya lang hindi ko naternay kasi baka mahirap. Ah, ito may putik dito. Kaya naman. Kaya pala. Ayun, mahirap dun. Dun sa part na yun. Okay na yun, maglakad na lang tayo. Nasa 5 minutes naman yung lakad. Noon dati, pumunta ko dito. Sa taas pa yung daan. Diyan, sa gitna. Tsaka mas maputik. Ngayon, kahit papano, yung mga scooter, pwede nang umakyat hanggang dito. Hindi na malayo yung lalakarin mo. Ito pala. Ito yung medyo malambot. Pero kaya naman. Kaya naman ng motor natin. Hindi pa tayo ganun kabihasa para dalhin sa mga ganitong lugar yun. Next time na. More practice. Inayos na, nag-improve na yung daan. So, unting lakad lang naman. Nasa mga 2 minutes. 2 minutes ko nilakad hanggang dito. Tapos, paakyat na tayo. Ito na. Ito na yung daan. This way to Pacific View Deck. Maganda yung daan. Hindi ka na mahihirapan. Unlike dati. Ito, ano, may sinesemento silang area, oh. Silipin lang natin saglit. Tingnan natin kung ano ng improvement, ano ng pagbabago, ano ng meron dito sa Pacific View Deck. Mingal ako. Ito yung kagandahan doon sa boots ko, guys. Kahit ilakad ko ng malayo, malambot, hindi masakit sa paa. Wait lang. Iningal ako. Kulang sa exercise, eh. Ito na. Ito na nga. Oo nga, no? Lapit na.
Wow. Adapter na po. Kanino po nagbabayad ng entrance? Ah, dito po. Nagkaroon na ng mga bulaklak dito. Tumubo na yung mga bulaklak. Oh. Dati wala pa to. Sobrang liliit pa niyan. O kakatanim lang. Tsaka marami na yung mga cottage nila ate. Oh. Halo-halo muna tayo. Umaapaw yung halo-halo ko. Sarap. Dinagdagan pa ni nanay ng ubi yan. Ah, bagay na bagay sa tag-init. Tapos sa gitna, doon kayo pwede maglagay ng mga tent. Ayan, pwede po dito mag-tent. Magkano nga po na yung tent? Overnight, 150. Tapos pag day tour, 25. Ayun, 25 pesos. Tapos yung halo-halo, 60 pesos only. Oh, pugas sa sabit. Buti na hindi ko inakyat, no. Mahihirapan tayo. Yeah. Ah, big bike pa more. Oops. Yan. Yeah. Yan. Ito yung isa sa maganda nilang ginawa rin, yung parking is nandito na sa bungad. Malapit na, 4 minutes na lang ilalakarin mo. So lalabas na tayo guys, tapos tingnan natin kung hanggang saan na itong ginawang daan o itong ginagawang daan. Pili ko ang lambot ng gulong ko. Pero tinitingnan ko naman, okay naman eh. Yeah. Hello po, dito na po ako. Sige po. Woo! Let's go. Tingnan na natin kung hanggang saan tong ginagawang daan na to. At punta tayo dun sa tinatawag nilang Dica Beach. First time kong dadaanan to o pupuntahan itong Dica. Tatagusin to kung hanggang saan. Ngayon pa lang natin matatry. Tingnan natin. Ang ganda ng mga puno, ang tataas. Marami nagkalat ng mga bato, nalalaglag mula dito. Dito sa taas. Mukhang babagsak na yung puno. Doon tayo galing guys, oh. Yun. Halos magka-level lang tsaka ito. Oy, wow.
Oo, puro pababa naman. Pababa na tayo. Grabe. Hangang-hanga ako doon sa nagtagpas ng bundok na to. Oo, nagbakbak ng bundok na to. Yan ang kaya ito matatapos. Oo, ayun, ang haba pa pala neto. Ang layo pa pala neto. Malalim. Wow. Pero ang ganda ng tanawin. Ganda. Ayun oh. Malayo na yung nararating nitong sementado na to. Ah, ayun yung ilog. Doon tayo pupunta. Sa Dika. Low gear tayo, low gear. Malalim. Malalim, malalim. Uy, malalim ulit. Okay, so hanggang dito na lang may sementado. Tapos rough road. Oops, tandaan lang. Ayun. Yun. Sementado na ulit. Oh, malalim yan. Dito tayo. Yan lang, konting rough road lang. Wow, okay na pala to. So, mas convenient sa kanila kasi may daan na maayos na yung daan. Hindi na sila tatawid ng bundok. Hindi ko sure kung saan dati ang daan dito. Oops, hindi na sementado. Oh, hindi na. Yeah. Sana to. Ano to? Alin ang daan sa dalawa? Tayo, diretso siguro. Ano ba to? Ayun, may bridge oh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ay, doon na tayo ikot. Ang hirap talaga pag big bike. Hindi ka kagad basta-basta makakaikot. Tingnan nga natin, diretso muna tayo dito. Wala, stuck lang. Saan yung ilog dito? Ah, ayun. Saan yung ginagawang daan? Yun, saan ang daan nun? Diyan din? Ito, tatawid ng ilog? Wala, stuck lang. Pagbalik ko, babalik ako, mas malakas. Okay, salamat. Dito daw. Ito yung sinasabi ni nanay na may ilog, tsaka may dagat. Ah, ito. Ah, ayun. Ayun, no. Tatawid ng ilog. Mataas. Hindi tayo makakatawid dyan. Makakatawid tayo? Kaya? Huwag na, ayoko subukan. Saan pupunta yan? Sa Kwanserian, pupunta ng San Luis. Ah! Tagal pa lang naman sa Rian. Ah, yung tok-tok doon? Ito, gagawin pa lang bridge. Opo, gagawin pa sa Rian. Doon lang, makakatawid sana kami. Halos 50 meters lang. Ito, halos 200. Ah, magand. Hanggang doon na po yung kalsada. Oo, oh, hanggang doon lang set tayo. Sige, malinis daw. Oo. Pero hindi pa concrete yan. Medyo kon pa. Mga ilang meters pa po yan? Apat na taon pa sila kami rito. Apat na taon? Tagal pa pala, no? Malaking budget din, no? Eh, sige po, salamat. Hindi pa pala matatagos, guys, oh. Hindi pa sila matatagos yan. Oo. Hanggang doon lang siya, makakit kayo. Oo. Pero ang ganda, may ilog, oh. Yun, no? Ah, mas mataas pa. Opo, tsaka sir, lumalalim pala sa ito. Ganda pala dito guys, oh, may ilog. Tapos, doon sa baba, doon is dagat. So, pwede ka rito mag swimming. Ayun, oh, may mga cottage, oh. Cottage ba yun? Bahay nila? Ah, bahay ata nila. Kung ano. Bahay nila nga. Pero may ilog, oh. Wow. So ito rin yung daan kanina. Pero ang ganda oh.
Tingnan nga natin, guys. May ilog. Ayun. Ah, binukal lang, binukal lang. Wow, malinis yung ilog. Wow. Ayun, may naliligo dun, oh. Malinis yung ilog, guys, oh. Malinaw. Wow. Ganda. Tapos may bridge dun, oh. So, pwede kayong tumagos pala dito. Tapos dito na kayo maligo. Tapos, kung gusto nyo mandagat, dun. Galing. Kung may panligo ako, maliligo ako dito. Kaya lang, pagod tayo. Babalik tayo dito, maliligo naman tayo. Hello po. Magkano po yung renta? 500. Ah, 500 po ito. Ah, mura na, no? Titingnan ko po sana kung hanggang saan to. Kaso hanggang dito na pala, mahirap nang tumawid. Tumawid yan, makakarati kayo. Ang gano'n yung natatanong nila. Aha. Tuktok na yun, may signal pati ng cellphone doon. Dito po wala. Dito po wala. Ah. Ayun, so 500 pesos yung mga ganito po. Pwede overnight. Overnight na yun. Ah, hindi po. Hindi pa. Pag overnight, dagdag pa yun ng 500 ulit. 500 ulit. So 1,000 na overnight. So ayun, guys, may mga cottage dito. 500 daw ang rent sa ganito. Malaki. No, mayroon pa dun. Tapos pag overnight naman, dagdag pa ng 500. So 1,000. Good for... Good for isang barangay. May mga CR naman. Ah, nandun. Yung pong bridge na yun, saan po papunta? Tawiran lang po. Pag lumalakas to. Ah. Ayun. Hindi lang po nalabo. Pero pag ulan-ulan lang. Grabe, napakaganda dito, guys. Solid. Babalikan ko to. Magka-camping, maligligo tayo dito. Ganda dito. Yan ang mga gusto ko, yung mga nature. Ilog. Pagligo mo sa dagat, may banlawan ka na. Sige po. Silipin ko lang po dito. Sige po. Yan, silipin natin doon sa bandang unahan. Ah, sarap magtampisaw. Tingnan natin dito kung ano pang meron. Uy! Ah, ito, mas marami pang mga cottage dito. Anong binabato nila? Ito, mas marami mga cottage dito pero wala na mga bubong. Mukhang hindi na na-maintenance. Ah, ayun. Ayun. Oops. Ang ganda ng buhok ng kabayo, pink. Kinulayan. Baka yun yung nasa Baguio. Ganyan yung nasa Baguio, eh. Lambot ba? Eh, bahala na. Ah, hindi. Wow, mas malalim dito. Mas malalim dito sa part na to. Ayan, oh. Tapos, ayan yung dagat. Ayan yung dagat, guys. Tingnan na nga natin. Malalim tong part na to, oh. Ah, matataas yung bato. Okay, kaya mo yan. Ah, may ilog pa din sa kabila. Ah, ito, stagnant to. Wow, matataas na yung alon. Mataas ang alon. Ah, ayun yung ginagawa, guys. So, ayun yung ginagawang daanan. Grabe, ang ganda dito. Oh, ganda ng alon, oh. Yeah. Ito na. Ah. 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 Save. Okay, pasok pa kung saan-saan. Ito ang disadvantage ng mga big bike o malalaking motor. Yeah, lalong-lalo na pag wala tayong kasama. Yeah. Yeah. ADB pa rin ako.
Doon tayo nabalahaw. Kala ko babagsak na. Hindi tayo papayag na babagsak tayo dito. Wow, yung mga ulap po, ayun na. Nag-stay na doon sa bundok. Yeah. 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 Ah, solid. Ang ganda, guys. Grabe, panalo tong lugar na to. Ang lalim nito. Panalo. Napakaganda ng lugar na to. Biruin nyo guys, meron siyang ilog. Tapos dito, nagsasalubong yung dagat at saka ilog. Ayun, lakas ng alon, no? Grabe, lakas ng alon dyan. Tapos dito sa part na to, ayan, malalim yan. Ayan, pwede kayo maligo dito. Umiikot-ikot nga yung tubig dito eh, kasi ayan, nagsasalubong dito sa part na to. Tapos dun, may mga cottage, may malalim na part din dun. So, dito naman may mga cottage din, pero mga sira-sira na. Hindi pa na-develop. Pero pag natapos tong daan na to, ayan, yung dinadaan na yan, yung papunta sa San Luis. So hanggang doon sa may tuktok ng bundok pa lang. Tapos doon pa lang gumagawa sila ngayon, kaya hindi natin matatagos. At malalim din yung ilog. Kaya naman, pero ayoko nang i-risk. Hanggang dito na lang, kasi dito pa lang maganda na. Kaya pag natapos to, na-develop to, napakaganda ng lugar na to. Magkakaroon ng maraming cottage siguro dito. O di natin sure, in the future. Tingnan natin, kasi matagal pa pala yan. Siguro baka 2025 pa daw sila, matagal pa raw bago matapos yung daan yan. Pagpupunta kayo guys ng Pacific View Deck, dumiretso na kayo dito para dito na kayo maligo, dito na kayo magtampisaw. Ito, kaya naman, dala din kayo ng mga tent. Kasi may mga part dito na may pine tree. Maganda yung mga part dito, dito pa oh. Tapos dun, tabing dagat, yan. Pero tiyempohan nyo guys na hindi maulan dito, kasi naglalabo daw to minsan pag malakas ang ulan dun sa bundok at saka tuloy-tuloy yung ulan. Pero ngayon, ang linaw. Ganda ng tubig oh. Maliligo sana ako, kaya lang wala tayo na lang pampalit. Tsaka pagod tayo. And pag Sabado Linggo, marami na daw pumupunta dito, marami nang naliligo. Kaya marami na rin nakakaalam ng lugar na to. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang ganda po ng lugar to. Pwede nyong puntahan, pwede nyong bisitahin. Pwede kayo dito makapagligo. Pwede nyong ma-enjoy itong lugar na to. So ito yung motor natin. Ito, buntik na tayong bumagsak kanina. Buti na lang talagang hindi ko sinukuan. Kahit sobrang bigat, hindi ko binitawan. Dito sana mabibinya ganyan sa Aurora. So napaka comfy. Ang medyo masakit lang sa part is yung banda ritong gitna. Ito. Itong part na to, nakakasakit ng yung pisngi ng puwet. Medyo masakit katagalan. At kailangan mong mag backward. Minsan forward ulit, backward ulit yon. Bali, magbabago lang kayo ng pwesto. And then yung power niya, hindi naman nakaka-overwhelm kasi napakabanayad. Hindi ganun kalakas, hindi nakakabigla. So, sakto lang para sa atin, sa mga beginner. At medyo nararamdaman ko, medyo may dumudulas. Hindi ko sure kung yung gulong ko sa likod o yung sa harap. Parang dumudulas siya eh. Titingnan ko muna. And then, yung pipe natin, i-upgrade ko muna itong pipe na to. So, na-break in natin to. Yung biyahe natin is nasa total of 225.6 kilometers. So uwi pa tayo, halos magpa 500 siguro to pag uwi natin. Mamaya mag expressway na lang tayo kasi traffic na yan. Kasi Friday ngayon. So ayan yung setup natin. Ito, ginawa ko lang ng paraan, tinali ko para maganda yung footage sa atin. Tapos ito, maraming nagtatanong nito nung kinabit ko sa aking, hala, gagasgas yung pintura. Maraming nagtatanong nito nung nilagay ko sa box. Ayan po, may mga strap lang yan guys. Protected naman yan, may rubber. Dito nyo lang isasabit yung part na yan.
think hanggang dito na lang muna yung ating vlog. At dito na natin tatapusin yung ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, nanood, nag-share. And then sa mga sponsor po natin, shoutout po Sec Moto Supply, doon sa ating riding jacket, yung helmet natin, yan o, Aero. Tapos yung pants ko na stretchable, etong napakaganda kong Elevate na boots na kahit ipang bundok, kahit ipang hiking, napakalambot, ang sarap gamitin. And then syempre, Imprint Custom, salamat po sa ating damit na pang, yan o, ilalim o, press ko lang. And then syempre sa ating intercom, Predcon, salamat po. Alright, so don't forget to like, comment, and subscribe. This is Kuya J. Kita-kit sa mga susunod na vlog. Tara, uwi na tayo. Let's go! And when the whole world starts to fall, I'll be the one rising up, standing tall. They got me like, uh-oh, uh-oh. 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 You! Supersonic like an airplane, far away. As soon as I drop the beat down low.